Hello guys, welcome back to my channel. Very excited ako ngayon kasi first PC build natin ngayon dito sa channel na to. And ang bida sa PC build na to ay ang AMD Ryzen 5 3400G. 4 cores, 8 threads, and meron itong onboard Vega 11 graphics. Na para sa akin guys, very decent na ang performance para sa mga casual gamers na kagaya ko na ang dinalaro lang guys is Dota 2, League of Legends, and CSGO. Ang gamit ko palang motherboard sa kanya guys is Gigabyte A320M S2H B2. Medyo controversial yung motherboard na to kasi binanad siya as A320 motherboard pero B350 yung chipset na ginamit sa kanya. I'm not sure kung anong nangyari sa side ng Gigabyte pero at least guys, consumer pa rin ang panalo dito kasi medyo mas mataas na chipset na ang nilagay ng Gigabyte sa A320 motherboard nila. Then sa RAM naman guys, ang ginamit ko is T-Force Delta RGB ng Team Group. 16GB DDR4 na ang frequency is 3200 MHz. RGB na yung napili natin kasi nga guys, medyo dikit na yung price ng mga non-LED dun sa mga with LED na memory. And then para sa system drive guys, gumamit ako ng Gigabyte 120GB na SSD. And sa storage naman natin is WD 1TB Caviar Blue. And para naman sa power supply, gumamit tayo ng Corsair BS450. Okay. Sa case naman guys, ang napili ko is yung in-unbox natin nung nakaraan, which is yung Kogar MG120-G na compact mini tower case. And gumamit din tayo ng 5 pieces na 120mm RGB fans.
So first guys, pasukin muna natin yung BIOS once nag-start ng PC. Press muna natin yung delete para pumasok dito sa BIOS settings. Dito sa MIT, Advanced Frequency Settings. So kung mapapansin nyo guys, yung memory natin is nakaset lang siya sa 2400 MHz. So ang gagawin natin is enable lang natin itong extreme memory profile para magamit natin yung 3200 MHz frequency ng RAM natin. So yan, naset na siya sa 3200 kung makikita nyo. Then ang gagawin natin is save and exit muna tayo. Then balikan natin ulit yon, yung BIOS settings. Double check lang natin. So check natin ulit dito sa advanced frequency settings. So makikita nyo guys, nasa 3200 na yung frequency ng memory. So settings natin guys, makita nyo naka very high naman. So ang FPS natin is around 125, 120, 130, diba? Sa Dota 2 naman tayo guys, medium settings lang tayo dito sa Dota 2. 1080 resolution pala tayo guys. Yung sa LOL kanina 1080 rin din yon. Fine match tayo. So FPS natin nasa 100. Siguro pag magka-clash to nasa 80 FPS. Natry ko na rin guys IOC yung IGP unit ito ng inangat ko siya ng 200 MHz, pero hindi naman guys ganun karamdam yung inangat niya. May mga data kasi sa web na kung IGPU OC yung hanap mo, mas friendly EOC ang mga 3200 and yung 2200G. Kumbaga pag in-OC mo yung mga yon, kayang-kayang tumapat sa IGPU ng 3400. Although mas malakas yung processing unit ng 3400. Yun ang gusto ko sana, malakas yung processing unit. So kung darating yung araw gusto mong maglagay ng discrete na video card, hindi ka naman ipapahiya ng processor guys. Kung familiar kayo guys dun sa Ryzen 5 2600, yung may 6 core na 12 threads. Hindi naman nagkakalayo yung performance ng dalawang to. Nakakalamang man guys yung 2600. Konting-konti lang. Sa real performance guys, I think hindi mo naman nararamdaman yung difference nila. And guys, para din ito sa mga hindi pa talaga decided na kung bibili sila ng GPU. Kasi mahirap guys kung hindi ka naman din na makakapaglaro pa. Itatambay mo lang yung GPU mo. So guys, para din ito sa mga hindi pa decided kung bibili sila ng GPU nila. Kasi baka naman na pag naglaro sila, nababatok-batokan sila ng misis nila. So kapag hindi na sila nababatokan, pwede na silang bumili ng GPU. Multitasking sa application guys, wala na akong masabi dito.
So yan na guys yung ating Ryzen 5 3400G. And ang price range pala guys ng ganitong system unit is around 23 to 25,000 pesos. Okay? Ilalagay ko lang siguro guys yung price range ng mga components individually na ginamit dito para kahit paano guys may idea kayo sa presyo. And kung para sa'yo guys yung aesthetics na kagaya nito, isa hindi naman importante sa'yo, pwedeng-pwede mo yan guys na baguhin kahit bumili ka lang guys ng regular ATX na case. Yung meron na kagad na nakabundle na generic na power supply. And for sure guys, kayang-kaya naman ng ganung power supply yung ganitong system unit. Sa memory naman, pwede naman guys yung mga memory na 2666 MHz. Kahit na guys yung mga walang ilaw. And kung talagang super tight yung budget, pwede naman guys na bumili ng dual channel na 8GB. So dalawang 4GB na 2666 MHz. And I think guys, yung performance ng iGPU mo, hindi naman magkakalayo yung FPS na makukuha mo. Kung ganun yung gagawin mo, yung 20,000 mo siguro guys, is sobra-sobra na. Pero karamihan din sa atin guys, is tinitingnan din kahit papano yung aesthetics or yung forma ng ating PC, okay? Siyempre gusto natin guys, Instagrammable yan. Kung ikaw, ang hanap mo is mabilis na system unit, and kagaya ng sinabi ko, kung casual gamer ka lang kagaya ko, na ang laro lang is CSGO, Dota 2, and League of Legends, tamang-tama to para sa'yo. And kung ang hanap mo naman is makalaro ng PUBG na at least 60 FPS, I think guys, kailangan na natin ilinawin na yung mga ganong klaseng games guys is huwag na natin hanapin sa mga iGPU. Kasi guys, hindi magiging maganda yung gaming experience mo once ganito yung ginamit. Okay? Kasi FPS really matters guys sa mga ganong klaseng game. So guys, kung nagustuhan nyo yung build natin ngayon, please like the video. And kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. And I'll see you all on my next video.